Hello, good morning. I'm back. Meron akong guest. Ayan. My mother-in-law, Doña Rupina. Wag, ganun yan. Yan, very humble siya. Okay, kasi kanina, di ba nasabi ko na, kanina nakita niyo nag-wrap ako ng spring roll. So, may tip akong pahabol sa inyo. Siya nga pala yung kaninang sinabi ko na yung mga notes po, dapat yung pang pamilya lang. So, pag may alam kayong darating na bisita, pwede nyo tanggalin yung mga notes para hindi na nila makita. Kapag kadamay nito. Oh, opo lang kayo dyan. Kumakain kami. Favorite ng Vienna ko yung oatmeal. Masarap para sa kanya kasi lalangit. Marami siyang ipin. Ay, nako. Okay. Kanina nung ano, tawag dito, nung gumagawa ako ng nagrarap ako ng ano ng spring roll, 'di ba? So may sumobra siya na pambalot. Eh sayang naman, hindi na siya kasi healthy kung ibabalik ko pa sa fridge. Kasi hindi na rin siya maigagamit na pang-wrap na hindi na maayos pagka ginamit niya uli. So, naisip ko, meron akong ano, heto oh, Eden cheese sa rep. Eh, hindi naman sila palakain ng cheese. Ako lang. Yung mga bata hindi mahilig sa cheese. Si Arnel hindi rin. Si mother, ewan ko, hindi, madalang din siya kumain. So, bigay ito ng kaibigan ko eh. The Pilipinas. Oo. Binigay niya sa akin. Sabi niya, test ay nalaksimlap na ma-expire. Hindi, joke. So, ginawa ko, binalot ko siya. Kasi sayang yung wrapper, diba? So, cheese sticks. So, ganun nga, para hindi nasasayang yung mga binili nyo, mag-isip pa yun ng parang kung saan ito pwedeng pakinabangan. And then, may sumobra pa uli. Ayan, ang dami. So, ang gagawin ko dito, ikakat ko siya ng siguro, let's say, 4. So, maging 4. Magiging chips na siya. Pwedeng pa-fry o kaya pa-bake. Na ano ko to eh. Sabi ko, pwede pala. Crispy. Ang sarap. Try nyo. Walang palaman. Ganun lang. Wala. Oh. Bali, plain siya na magiging plain siya. Ang sarap niya. Na-try ko na kasi. So, ganun. Ibig lang sabihin, para wala kayong naaksaya na gamit sa pagluluto. Di ba? Magandang tip yun. Matutuhan din ako sa'yo. Minatutunan daw si nani. So, ayan. Ay, huwag mo lang sabi ko. Si mother. Mahihayin din siya minsan. Paano na ako sama? Ay, nako. Ano, na-miss niya tong ano, itong baba. Kasi matagal siya sa room eh. Nag-isolate siya. Kasi dahil pabiyahi-biyahi siya, nataon nung bumalik siya ay yun, diba, yun sa COVID. So, 14 days siya dun sa loob ng room niya. Meron naman siyang nakikitang liwanag kasi may bintana. Niraras yun na ng pagkain. Eh, sa bagay, para namang ano eh, kahit walang COVID eh, lagi naman sila, kanya-kanya kami dito, nasa kwarto. Yung dalawang bata, nasa sa kwarto nila. Si nanay, nasa kwarto niya. Pagka type niyang bumaba, nasa kasya bababa. Pagkakain. Oo, so, ako. Ako lang, dito lang talaga ako sa baba. Yan, tagaluto. Kahit yung pagkain niya. Ano, meron ba kayong ano? Itong si mother, ano yan eh. Mapagmahal siya sa kanyang mga anak. Ay, nadadamay na rin kami. Thank you. Ano pa ba? Wala ba kayong masasabi?
Bayang masasabi ko, Eric, papasalamat ako sa Diyos at napaka-blessing ko sa bahay na ito. Aba, tsaka nga pala si Mother, ano na to? Ilang taon mo kayo? 83? Oh, 83 na siya, pero parang ano pa, hindi halata, parang 82. Isang taon lang pala. Malakas to. Eh, kung wala lang, COVID salamat. Na, sa ano na yan? Nakasakay na yun sa bus. Pabalik-balik siya kasi sinusulit niya yung $1. Walang bayad kaya ang bus ngayon. Ngayon lang? Kasi may COVID. Kahit na $1, hindi ako lalabas. Yan, nakakarating niya square one. Pag, tatapusin niya yung 2 hours na ano. Pagsakay sa bus. Pagsakay sa bus. Malakas to eh, palakad-lakad. Ngayon, may wala siyang choice kundi mag-stay sa loob ng bahay. Tumilip lang sa pintuan eh, nervous ako, baka makapasok. Baka daw airborne, eh mahawa siya. O, anong may sasabihin niyo? Ayan, yun. Sa pagluluto, ma? Hindi, yung, di ba kanina mo sinasabi, kina-interrupt ko? Nakalimutan ko na. Nagpapasalamat kayo. Ay, nagpapasalamat ako sa kay Tess kasi napakasipag niyang magluluto. Eh, sulit naman sa amin. Wala kaming tinatanggihan. Kaya, napakaganda ng gift ng Lord sa kanya. Ay, salamat po. Nagbe-breakfast kami eh. Hindi nagsasawang magluto. Yun ang nakita ko sa kanya. Hindi nagsasawang maglinis ng bahay. Nako, maglaba. Ewan ko nga ba kung gano'ng katyaga ng taong to. Kahit pumapasok eh, yung routine niya sa pagtatrabaho sa bahay eh, hindi naaalis. Kaya, ang pakalaking blessing sa akin sila dahil nasa tahanan akong na, parang nasa paraiso, nasa nasa akin ang lahat. Siyempre, pag mabait ng Vienna, siyempre mabait din ang manugang. Baka nagbobol. Diba, yung mga... Baka nagbobolhan lang tayo. Yung mga kabilasan ko dyan. Mahilig si Mother sa oatmeal eh. Kaya yung ano niya, yung ibang parte na sa akin. Nakuha ko lang yung pagbabago ng ugali ko dahil sa salita ng Diyos nang ako yun. Estricto rin ako eh. Dahil nababasa ko sa salita ng Diyos sa isang Kristiyano, sa isang nakipagkasundo na sa Panginoon, at tinanggap ko si Kristo bilang sariling tagapagligtas, ang sabi nga eh, yamang ang tumawag sa'y banal, eh magpakabanal naman sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Meron niya akong nabasa kanina yung sabi, yung ano ba, mahalin mo ang kapwa-tao parang paggaya ng sarili. Paano ba yun? Paano ba mamamahal ang kapwa-tao? Sige, explain nyo nga. Eh kasi wala ka nang magagawa doon. Kasi maitatapon mo ba yun? Halimbawa sa anak, yun ang halimbawa ron, alam, biyanan o manugang. Eh, yun di kahit panghabang buhay na, may kukuan mo ba yun? Wala na kayong choice. Wala nang choice, hindi mo naman maitatapon yun. Pero hindi naman kaganon kagrabe ang aking mga anak at manugang. Nabasa lang doon sa mga taong ganong 5 taon, 10 taon, 15 taon. Yun din pa ng reklamang niya sa buhay. Sabi, mag-check din naman kayo, baka mamaya eh. Ang depresyo pala nandun sa taong. Eh, ang tingin din nila ay ganun sa'yo, nang sabi nung nabasa ko. Kaya, kailangan ikaw pag gano'n, adjust. At saka nga, ayun nga, ibigin mong, hindi naman pwede hindi mo tanggapin yun dahil yun ang nakalagay sa Bible. Kahit na yung kapitbahay mo nga, sabi, ibigin mo yung kapwa mo tao. Eh, kahit naman, hindi bahagi rin yun ng kapwa tao. At saka sabi nga, ultimo kaaway, dapat mahalin. Eh, di talang bilang sa salita ng Diyos. Yun ang dapat gawin. Kaya ako nag-usisa rin sa sarili ko na baka yung mga bagay na hindi ko nagagawa eh, dahil yun ang salita ng Diyos. Eh, kailangan kong gawin. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, paalala mo sa akin kung sino yung mga nabigatan ng loob ko, yung naging kasama ng loob. At
dahil ikaw ay nagpatawad, eh, yun ang dapat gawin din, magpatawad. Kaya sorry, ama ka ako, sabi, baguhin mo ko sa batay sa iyong salita. Yun ang maisi-share ko. Parang ano, katulad ko rin, minsan kasi may mga tao na wala namang ginagawang masama sa atin, bakit parang mabigat ang dugo natin? Di ba, agree ba kayo doon? Mm. So, meron akong mga ilang kakilala, ganun. Parang ang bigat ng pakiramdam ko sa kanila. Wala namang sinang ginagawang masama sa akin, pero parang, ewan ko. Pero ang tip pala doon, pero later on, nagiging very close kami, kasi ano mo lang pala siya, yung parang ilapit mo yung loob mo sa kanya, parang maging friendly ka sa kanya, gagaang yung ano mo, pakiramdam. Yung pakiramdam mo, akala mo kasi, halimbawa, suplada siya, o masungit siya, o mataas ang pride niya, hindi mo lang kasi siya makikilala eh, kung maliban na lang kung ilapit mo yung sarili mo din sa kanya. Kasi katulad nga ng sabi ni mother, baka mamaya, ikaw pala ganun din. Ganun din ang tingin niya sa'yo na parang mabigat din ang ano niya, kasi baka ikaw ay, ako ay suplada o ano, kaya vice versa. So, ang dapat palang gawin doon, ilapit mo yung sarili mo sa kanya, then later on, magiging magkaibigan kayo. Ganun pala yun. Tsaka wala namang perfect na tao. Tama, walang perfect. Ang perfect lang si Kristo. Kaya sabi nga ni Pablo abang tao ko, sa akin walang bagay na mabuti. Ang mabuti lang, yung nakatira sa akin, si Kristo. Ano, dahil wala tayong perfect. Kahit na yung asawa, kahit anak, yung palagi. Ako'y ganun, yung araw palagi kung may nahanap sa mister ko. Gaya nga ng halimbawa, birthday o araw ng kasal o ganun-ganun. Hinahanap ko rin sa lalaki, sa asawa ko. Pero hindi pala dapat ganun. Kung ilang panahon mo nang pinaaalala at hindi niya maalala, ako na lang ang magpaalala. Bata yun doon sa binasa ko na ipapaalala. Ay, birthday ko ngayon. Mr. Kuy, ganun. Pag pinaalala ko, sabi, aba, nasa iyo pera, di bumili ka. Bigat birthday ko yun, nakakalamutan ko yung birthday. Kasi ganito nga yun, ay, siyempre, ang mga babae pala, ibang ano natin, behavior natin, kesa sa mga lalaki. Sila, hindi sila yung tipo na maalalahanin o yung very thoughtful sa mga ganun, yung mga dates, mga anniversaries, birthday. Minsan nga birthday nila, nakakalimutan nila. So, tayong mga babae, tayo lahat parang malayo pa lang alam na natin. Tsaka hindi natin nakakalimutan yung mga anniversaries, birthday ng asawa, birthday ng anak, birthday mga parang ano sa atin yun. Tayo yung ano nun, yung parang responsible doon. Yung mga lalaki, hindi sila ganong nagpo-focus sa mga ganon. Kasi ibang bagay naman sa kanila, pang lalaki. Tama. Oh. Okay, di magbababay na tayo dito sa ating video. Baka mag-sermon pa. Baka masawa na sila. Sige, pero, bye-bye. Pero thank you. Ano, isang tanong na lang. Salamat sa pakikinig. Oh, ano? Isang tanong sa Bienan. ano ba masasabi niyo doon sa ano, totoo ba na ang Bienan may mga paborito? So palagay nila, ganun. Nag-issue lang. Alam ba, paboritong manugang o paboritong apo. Totoo ba yun? Sa lahat ng mga lola o lolo? Sa iniisip nila, ganun. Pero hindi totoo. Pero pinipilit ng Bienan o ano man, no, magkapare-pareho. Mm. Pero meron talagang manugang na mag-share mo lahat. At pinapayuhan ka naman ng maganda. Meron namang hindi ko masabi lahat. Ganon, yun yung totoo. Hindi naman paborito yun. Mm. Pero meron hindi ko masabi lahat. Mm. Ganon lang. Also, narinig nyo yan, mga friends. mga apo, mga kamanugang. Narinig nyo yung sinabi ni nanay. So,
Actually, wala pong favorite. Depende po dun sa ugali nung kaharap niya. Possible ganun. So, kasi kung minsan eh. Nami-misinterpret po kasi. Hindi mo masabi lahat nasa sa isip. Pinakikiramdam kayo. Kasi kung tanggap sa kanya yung ganung sistema, eh okay. Pag hindi, eh di magpigil. Ganun lang buhay. Maganda. Okay, tapos na po yung kinakain ko. At si Mother, malapit na rin matapos. So, yung mga tips natin para po walang nasasayang na siyempre, pinaghirapan niyo po yung mga pinambili niyo dyan. So, para hindi po siya maaksaya. Marami tayong pwedeng madiscovery o paggamitan. Okay, bye-bye until next video. Bye-bye. Salamat po sa mga nagla-like at saka nagsa-subscribe at saka nagko-comment. Alam, marami, no? Iyan pa'y nasa Facebook. Okay, bye-bye. Bye. God bless.